na tayo ngayon. And syempre, it's gonna be huge. Rock Heart against Lunatic. Actually, both of them ay kanina nung round 2 nanalo sila with 2-1. Yeah, those two first series na napanood natin ay talagang dikit ang mga labanan. Now, for them to move on here sa ating quarterfinals, it really means a lot. Oh, hindi din biro pinagdaanan nila. Oy, pero na agad. Mukhang nag-start na tayo. Mainit. Game 1, mainit na mainit. At ito pa, nakakuha ng energy. Meron tayong cattail, pero I'm not so sure kung nakita natin on the screen kung may nakuha siyang trigger card. Pero he did get some poison stacks coming in from round number 1. Yeah, ngayon kailangan natin ay put yung puzzle pieces together kasi we didn't see what happened on round 1. But with these kinds of lineups, talagang most likely nag-skip sila no round 1. Because both of them are all about energy management din eh. At ang nakaka-curious dito, now Lunatic has the idea. At si Rockheart, kumbaga this lineup, nag-iisang lineup na nakikita pa lang natin kay Rockheart has brought him to the quarters. At uy, ito pa din yung gamit aga niya. Ang aga ng paggamit ng kanyang gravel. Tinanggal niya dito yung ating cactus at ang ating Sirius. And good thing na nagamit niya yung cattail doon kasi Rockheart was using bug cards. Uh-oh. So he was able to draw cards and now that's Lunatic's advantage. Interesting din pala dito pag-usapan natin yung mid lane bird na sobrang curious looking talaga, no? Very actually, slow. Meron tayong egg bomb, blackmail, hair, at meron tayong toothless. So, de-diretso yan. Kumbaga, from the Lunatic normal bird, kesa sa ako yung uunahin, pupunta tayo sa likod. Actually, ito nga yung super curious ko rin about dyan eh. Kasi, kung pag-uusapan natin yung course, mas may advantage kasi talaga ang bird against a bug, di ba? Yep. Pero now, we're talking about a late game plant versus a late game bug. Siyempre, iisipin talaga natin na, I mean, basically, bug kasi talaga mas may advantage against a plant. Pero with that, oh, may advantage dito yung bug. Pero when you look at the late game plant dito ni Lunatic, meron siyang tiny catapult. Now, yung pwedeng mabato niya dito, thanks to the numbing, pero sila may numbing, matatanggal yung pincer, matatanggal yung ating drain bite. But meron tayong third glance at meron tayong scarab na both range na kayang-kaya i-dish back pabalik ni Lunatic ng 100% if dalawang nag-stack siya ng tiny catapult. That's actually a very good point, no? So, that's something we can expect sa late game. Now, kung paano yan gagawa ng paraan ni Rock Heart, since he has the chitin jump, tingin mo ba kailangan niya mag-all out using that para ma-eliminate agad si si plant na merong tiny catapult? Yan, with that, medyo risky itong usap dyan is kailangan niya masunod-sunod yung burst down, which is smart for Rockheart. Hinintay niyo muna tumalon habang na meron pa isang chitin jump. Hinintay niyo muna magka-shrimp ulit bago niya initiate yan. Kasi later, kung mangyayari dyan, isa lang yung shrimp niya, tumalon siya, hindi niya na-eliminate, mag-heal lang yan gamit yung drain bite. Kaya niya ginawa niya yung atake na yun kasi he's thinking that he could draw some cards onto that shrimp yet again so he can do a jump on the next round. Pero ang problem naman dito ni Rockheart, wala siyang sufficient energy to do a burst down. Kita naman natin 9 energy na dito si Lunatic. Actually, yan nga yung pinag-uusapan natin kanina. Both their lineups talaga, intense energy management ang kinakailangan. But now, with Rockheart, tingin mo ba makaka-steal pa siya ng energy dyan? Probably. Most probably, yes, no? Probably, pero nakita din natin dito, the bird zero went at the back lane, eliminates the bug, pero may pagka-threat pa din dito yung ating shrimp. Pero yung masakit nga dyan, either way, maka-jump dito yung ating mid lane, kaya mag-sustain ng ating Lunatic backlane. Kailangan niya lang talaga ma-pull off yung 50 armor na tiny catapult, meron tayong drain bite, at pwede niya ding maglagay pa ng armor with the numbing. And nakita natin, 3 draw cards was on the backlane plant. Yep, and right now, the bird is umaariba na naman. Talaga 131 damage, pero Rockheart kasi hindi ma-activate yung passive nung cactus na yun eh. Because si Rockheart pa rin ang mahuhuling tumira. And makakagain pa siya ng energy. So, somewhat nagkakaroon na ng balance yung place natin kasi during that round 6, we can also say talaga na Lunatic was at a very good... Oh, what the heck is this? Ang ganda dito ng pagka-shrimp garish attack. Pero ang magandang prediction naman ni Lunatic dito, nag-shields up, nag-brick wall. He was expecting that jump coming in from Rockheart. At sabi niya, okay lang, saluhin ko yan. Babawiin ko lang yung ginawa mong damage sa akin. May plus damage pa. Nag-critical pa!
Ay, nako po. Bumabalik na naman ang forces ng universe dito kay Lunatic. Kahit manakawan pa siya ng energy, look at the cards naman ni Lunatic. Sobrang dami compared kay Rockheart, di ba? Kumbaga, ready-ready. Nakuha niya pa yung lure, protecting that very low HP plant. Pero yung issue naman dyan, magdodraw at magdodraw yan. Mm-hmm. Pero maganda, if he's gonna be attacking, pupunta pa din siya sa harap. Pero sabi dito ni Rockheart, I'll just go at the back, try to eliminate that backlane. Oh, no. What a move by Rockheart, forcing a 1v1. Pero mauuna pa din, look at that HP. It's gonna be going down thanks to the double egg bomb and double blackmail. It's gonna be Lunatic taking game number one. Grabe naman, ang daming outplay condition dun ni Lunatic. As he didn't care, kahit masacrifice yung core niya, yung backlane plant niya, I still have my mid lane bird. And now we can see kung bakit niya nilagay yung bird sa mid. Ready siya dun. At grabe yung pag-counter niya. Kasi yun niya, knowing the lineup of Rockheart, niready niya din talaga yung mid and back lane niya. Yes. He was really prepared to try to hard counter Rockheart. Pero with the skill of Rockheart, sobrang lapit pa din na nangyaring laban. Actually, I commend them both. And that was only game number one. Yeah, that's game number one. Lunatic in the driver's seat. Kumbaga siya ngayon nagko-command ng pressure on Rockheart. Ang tanong, will we see a new lineup coming from Rockheart? Oh. Kasi isang lineup na pa lang, nadala siya na dito sa quarters. Oy, mukhang hindi siya magbabago. Oo, so now, understanding na nangyari sa game 1, no? Lunatic had to put that plant sa likod. Kasi, kung ilalagay niya yung bird sa likod, very vulnerable yan kapag ginamita mo ng shrimp, di ba? So now, it was really to protect the bird, eh. Yes, that, exactly. Which, siya pa yung nag-end nung game talaga. Yeah. Siya yung nag-seal ng deal. At ito pa yung maganda. Sobrang prepared nga dito ni Lunatic. He made sure yung ating mid lane bird naka-toothless. So, yun naman ang mag-handle, literal counter sa ating bug ni Rockheart. Yes. Kumbaga, yung ating mid lane and back lane is literally counters for two axes that Rockheart has. Pero yun nga, with the skill and calculation naman ni Rockheart, sobrang close pa din yung ganap ng round one. So this is anyone's ball game pa din. Yes, that's true. Actually, right now, kung iisipan ko ng winning condition si Rockheart, I will have to put a bet on luck. Kasi yung bug niya, makapag-discard lang yan ng mga key cards talaga na meron si Lunatic. That will really put him into a huge advantage. Sobra. And especially kung nakuha niya yung pag-discard dito ng ating Toothless. That Toothless is really gonna be the menace of the bug of Rockheart. He needs to disable that. Pero yun nga, it's gonna be pure on luck on. Kasi wala na talagang choice when whether kung ano yung bang card madi-discard with the Sunder and Third Glance. Totoo yan. And now, that was round number one, onting damage lang nangyari kay Lunatic. So very blurry pa yung predictions natin na pwede mangyari, and both of them ito na. Nag-agawan lang tayo nag-agawan dito. Lang sila. Nag-agawan sila ng energy in round number 2, nag-vegetal bite, pero may pahabol dito na na-trigger niya dito yung ating special ability of the cactus being him last to turn on round number 2. Pero ito naman, makikita natin, nagre-ready na ulit siya ng ating shrimp. He needs to secure a kill, kaya feeling ko mag-hold off lang yan at try nyo muna i-brick wall and try nyo muna i-sustain yung ating plant dito ni Rockheart. At dito naman sa bird ni Lunatic, wala pa din tayo nakukuhang cards. This is really looking good for Rockheart. Ano? Actually, one of the things na pwede ko i-consider, kasi si Rockheart, during that game number one, we've seen him na very dependent siya sa shrimp mechanic. Like, what if dumaan siya sa harap just using the risky Pocky, di ba? Actually, pwede niya nang gawin yun. Kasi makikita mo, low HP na nga yung plant at medyo vulnerable na dito yung bird. Pwede niya matawidan to. Kumbaga, ganito gagawin niya. Patayin niya with the aqua yung plant. Maglagay na siya dito ng ating numbing. Yes. Kasi hindi naman range card at kailangan naman lumapit ng ating toothless. So, magiging protection yan ng kanyang bug sa likod. Will that be the case? Mukhang tatalo na lang siya. May plus 2 attack. Oh, oh. May plus attack yung ating grass cutter pa dito. Pero plus
45% lang, pero masakit-sakit pa din yan. 196 yung damage. Actually, ang problema dito, masakit nga. Mm. Pero kung hindi mo natapos, sayang lang din. Kasi makakapag-draw pa rin ng cards si Lunatic doon. And makakapag-deal pa rin siya ng damage against kay Rockheart. Ayan na nga ba sinasabi natin. That's actually a smart move. The Toothless, nag-egg bomb at hinuli niya dito yung egg bomb. Bakit? He's gonna be trying to resurrect that backlane plant. Kasi yun yung mangyayari. Kung nakatalon yung shrimp doon sa plant, patay na yung plant. Pero sabi niya, kunin ko yung agro sa ibon at makukuha ko yung heal sa aking backlane. Mm-hmm. But now, ang konting advantage na meron si Rockheart is tatlo sa axis si Lunatic ay poison. But no, this is already a 3-1 situation, Archer. Saktong-sakto pa yung 144. Biden's will remove the last stand. Makakatama pa nga ng ating nabing. Lusot na lusot. Lunatic. Sobrang calculated netong past 3 moves. Oh my gosh. Grabe yung stacks ngayon ng poison dyan sa bird na yan. Pero nako. Wala na siya move. Kakabato niya ng dalawang garish. Lahat disabled. Binigay pa yung poison. The power! Siya pa mauuna. Tatapusin niya na. Tatapusin niya to. Egg bomb and hair. Ayan na nga. Hindi na nga rin tumapos yung hair dagger doon. It was the egg bomb that sealed the deal for Lunatic with a clean sweep of 2-0. What a play. Inaral niya. Yun yung nakikita mo ng craftsmanship in studying your opponent. Lunatic. Literally hard count.